Hey guys, gagawa tayo ng tinatawag nila na superfood. Ito po ang mga sangkap: malunggay, yan malunggay, kahit isang tangkay lang, dalawang dahon ng kamote, talbos, dalawang talbos ng kamote, talbos ng sili. Actually, dapat dalawa lang. Ginawa ko lang tatlo dahil medyo maliliit. Tapos, pampalaya. Yan sa mga gulay. Tapos sa prutas. Pipino. Pipino. Mangga, pinya, make sure na itong pinya hindi naalis ng bandang gitna. Kasi sabi nila, dyan daw ang mas maraming vitamins nang gagaling. Tapos, itong lakatan, isang pirasong lakatan. Dapat lahat ng mga sangkap pati gagamitin na blender ay siguradihing malinis dahil ito ay iinumin natin na hindi idadaan sa init hindi sa blender, kaya dapat lilinisin muna ng maigi bago ilagay sa blender. Hey guys, ito, after na nalinis, pwede nang ilagay sa blender. Una ang mga dahon dahil medyo mahirap itong durugin. Itong malunggay. Itong talbos ng kamote. Talbos ng sili. At maganda kung i-slice yung medyo matitigas. Post muna, i-slice ko muna. Hey guys, balik tayo. Ito, pagkatapos na ma-slice, ilalagay natin itong gulay, ang palaya. Next, itong medyo matitigas. Pinya. Tapos itong pipino. Saging. Ito yung mga na-slice para medyo madaling gilingin, madaling i-blend. Ito. Pinakahuli itong mangga, slices ng hinog na mangga. Pagkatapos, advice nila is yung tubig na gagamitin ay either mineral water or water refilled. Hindi yung nanggagaling sa gripo, yung nawasa. At ang dami ng tubig ay kalahati ng dami ng i-blend. Ubuhos natin. Ayan, okay na yun. Mga isang baso.
Ayun, nailagay na dyan lahat. Nailagay na yung takip ng blender. I-start na natin i-blend. Ikutin na natin yung blades ng blender. Sa unang para hindi gano'ng mahirapan ang motor niya, yung hindi mo na agad na pahinto-hinto ang andar niya. Ganyan. Para hindi ka na pirasado. Tingnan natin kung pinong-pino na ang kanyang ito, medyo hindi pa ganong durog. I-start ko ulit. Okay, ito guys, ito ng finished product natin. Ito ng finished product natin. Ito ang tinatawag nila na superfood. Kasi ang mga gulay, tulad ng mga sangkap kanina, maraming benefits na makukuha sa ang ating katawan. So, alam naman natin ang gulay at prutas ay katumbas din ng mas mahigit pa ang benefits sa karning baboy or baka or manok. Ito guys, ang finished product natin. Subukan nyo. Kasi nga, ang prutas, gulay at mga gulay, mga prutas at mga gulay ay maganda sa ating katawan. Lalo na ngayong panahon ito, dapat ay health conscious tayo. Maraming salamat. Habol guys, masarap. Masarap ang lasa. Tsaka kung ma-perfect nyo ang tamang kombinasyon sa dami ng gulay, sa dami ng prutas, masarap. Sarap at masustansya. Thank you.